people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yun! So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. Syempre, marami akong handa sa inyong chika na talaga naman, oh my gosh, matataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Pero syempre, bago ang lahat, gusto ko muna syempre batiin kayo at pasalamatan ng bonggang-bongga sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi na talaga nag-aabang ng mga pachika natin. At hindi lang yon syempre, si Christine Ann Perez na sobrang excited na siya para kay CJ Opiasa sa mga eksena dito sa Miss Grand. At hindi lang yon, talagang abang na abang din siya kay Chelsea Manalo sa magiging laban niya sa Miss Universe. So, yan ang ating mga talagang hinihintay ngayon. Pero, syempre, dahil mahal ko kayo, kaya naman, oh my gosh, marami akong handang chika sa inyo na magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Kaya, guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, hurado na si Harnas dito sa Miss Cosmo, Mama Sam. Ano ang masasabi mo sa beauty na meron siya? Well, ang masasabi ko sa beauty na meron ngayon si Harnas, pasabog, di ba? Talaga namang masasabi ko, my gosh, mas bongga siya ngayon, mas winner siya ngayon kaysa noong during na reigning queen niya. So, sabi ko nga, mas gusto ko siya ngayon kaysa noon. Kaya hindi mo rin talaga matatanggihan at maano sa sarili mo kung bakit siya ang Miss Universe nung time na yon. Eh paano naman kasi sa beauty talaga na meron siya. Diyos ko, hindi mo naman madi-deny na she is a Miss Universe. Di ba? Ang Diyosa-Diyosa nung dating, grabe, nakakaloka. At sa kakahapon, yung eksena niyo, oh my God, sumakit yung ulo ko sa kanya sa ang bongga-bongga niya nung naglakad siya dun sa stage ng Miss Cosmo. Sabi ko, my gosh, si Harnas, grabe. Talagang winner pa rin ang beauty niya hanggang ngayon. At mas gusto ko talaga yung katawan niya ngayon, yung beauty niya ngayon, yung kung paano siya umiksena. Sabi na ni Atisa Manalo, sobrang ganda daw talaga. Lalo na nung tinitigan niya. Actually, nakita ko na siya dito sa Thailand. Pero hindi ako nagandaan. Kasi nga, nung during her time, ay medyo malusog pa nun si Harnas. Tapos ngayon, siguro, talagang nag-diet siya. Tapos, alam mo yun, syempre, wala siya masyadong ginagawa. Kaya, fresh na fresh ang beauty niya, di ba? So, sabi ko nga, my gosh, Harnas, pwede ka ulit sumali ng Miss Universe at feeling ko mananalo ka pa din. Di ba? So, yun. So, nakakatawa ang beauty na meron itong si Harnas. Hindi mo talaga maitatanggi. Sobrang winner, sobrang panalo. Kaya sabi ko, ay, iba talaga ang ganda na meron itong si Harnas. So, yon. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa pambato na Indonesia kagabi doon sa preliminary competition? Syempre, naloka ako sa kanya kasi nagmamaganda ang lola mo, di ba, si tata. Talaga naman yung may pagganong-ganon pa siya sa kanyang evening gown. Pero syempre, sa culture nila yon, medyo okay lang, maganda ang execution niya during evening gown competition, pero hindi ko na siya nagustuhan ng swimsuit kasi parang kulang na siya sa hataw, kulang na sa energy, at ayun, hindi na siya masyadong kumabog. Pero kung beauty ang pag-uusapan ng kanyang performance, ay masasabi ko naman, nag-perform naman siya ng todo sa abot ng kanyang makakaya. And then tingnan natin kung siya nga ba ang makokoronahan ng Miss Cosmo or makakarating sa top 10, top 5 ng competition. So, good luck, di ba? So, yon. So, habang-abang din naman si tata sa competition ng Miss Cosmo. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay Megan yan na nagustuhan daw ang evening gown ni Atisa Manalo. To be honest,
Natuwa ako kasi 'di ba si Megang, alam naman natin na iba din yung standard ng level ng beauty nito. Pero nung binati niya si Atisa at sinabi niya na gustuhan niya ang gown ni Atisa, isa tong patunay na talagang bongga talaga yung suot ni Atisa Manalo. Maktumak ba naman to, eh, 'di ba? So, medyo nalungkot lang ako sa ibang reaction ng mga tao dahil hindi nila nagustuhan ang gown ni Atisa. So, 'yon. So, siguro nakulangan sila doon sa yung kumbaga ito yung ina-expect nila, tapos feeling nila ganito kabongga, tapos biglang ay ano nangyari. Siguro kasi nakapagkukumpara kasi yung gawa ni Maktumang doon sa gown na ginawa niya noon kay Catriona Gray. Yes! Kaya parang ang feeling nila ay hindi ganun kabongga. So yon. So parang feeling ko doon nagkaroon ng ano yung mga tao, dismayado. Dahil siguro akala nila ang peg dito ni ano ni Atisa Manalo mag-aala Catriona Gray. Pero kasi nag-ala Oksana kasi dito si ano si Atisa, kaya parang feeling ko ayun yung pinipeg nila. Kaya hindi na-hit yung expectation ng mga ibang supporters ni Atisa Manalo. So, yeah. Pero ako ha, para sa akin, katulad ni Megan yan, nagandahan siya. Ganun din naman ang naramdaman ko sa gown ni, syempre, ni Atisa Manalo. At ako, para sa akin, performance, wala akong masabi. Imagine ninyo guys kung gano'ng kamaga yung kanyang paa. Nakita ninyong picture na to. Ganong kamaga, at alam nyo ba kung gano'ng kasakit ilakad yan? So, todong sakit yan. Pero hindi mo na siya iisipin dahil sa magandang performance na ibinigay ni Atisa Manalo sa kanyang laban. At doon na tayo nakafocus, di ba? Kaya masasabi ko, mabuhay ka Atisa. So, doon naman sa mga hindi nagustuhan ng gown niya, problema na ninyo yon. So, yan. So, nakakaloka. And then, para naman sa sumunod natin, chika, usapang Atisa at Frankie. Mama, sabi, tingin mo, sino ang angat ang beauty? Parehas naman silang maganda at parehas naman silang nag-execute doon sa entablado. So, kung ako tatanungin ninyo, iba yung trabaho ni Frankie, iba yung trabaho ni Miss Atisa Manalo. Atisa Manalo is Atisa Manalo. Frankie, challenge to sa kanya para sa laban niya dito sa Miss Cosmo. This is the first pageant para sa kanya. Hindi naman siya sumali ng national pageant. So, huwag tayong maghanap ng todo-todong performance para kay Miss Frankie. So, tama lang na ibinigay niya na yung galawan niya dito. At nakita naman natin na ginawa niya ang kanyang makakaya. So, maganda naman si Frankie. Wala akong masabi kung beauty ang pag-uusapan. Kung performance naman, I completely understand na hindi naman siya kontesera. Kaya medyo nangangapa pa siya bago kay Frankie ang sumali sa isang beauty pageant. Kaya ayun, so siguro yun lang talaga yung makakayanan niya. But she did well naman kagabi ng bonggang-bongga, diba? So yun, si Atisa Manalo naman, alam naman natin kontesera talaga to. Kaya kahit masakit yung paa, go na, diba? Diyos ko, nakakawinda. Pero ito ang nakakawindang ang pag-back out na nga ng Colombia dito sa Miss Cosmo. So, ano ba yung masasabi ko dyan? Ang masasabi ko, syempre, nalungkot ako dahil, syempre, si Colombia, alam naman natin na palaban siya, tapos alam natin na isa din siya sa mga frontrunners sa competition. Dumating siya dito na talagang grabe ang ingay ng pangalan niya at kinakabog talaga. Tapos, ayun, ganun yung nangyari. Yung pageant journey niya ay nasira ng bonggang-bongga dahil nga nagkasakit. So, wala na tayong magagawa doon, kundi ipag-pray na lang natin na sana magtuloy-tuloy na ang kanyang paggaling. So, syempre, helpers bago isipin ang corona. So, nakakalungkot man, pero nakita naman natin na inilaban naman niya ng bonggang-bongga, diba? Pero hanggang doon lang talaga yung makakaya niya. Kaya, wala tayong magagawa. Basta ang alam ko, kung siya ay okay at nailaban niya yan, edi sana bongga din ang competition. Pero wala eh, hanggang doon lang. Hindi lang naman siya ang nagkasakit, marami din. Kaya nakakalungkot. Pero sabi ko nga sana, yung tuluyan na paggaling nila ay yun talaga ang win-wish natin para kay Miss Colombia. Kasi pag gumaling na siya,
winner ngayon. So, yon. At para naman sa sumunod na chika, Mama San, tingin mo, magpapasabog ba si Atisa Manalo para sa finals night ng Miss Cosmo? Well, ayan yung abangan natin. Siyempre, sabi nga ni Atisa, kung nakapag-perform siya ng bonggong-bongga last night, mas bobonggahan niya pa bukas. So, yon ang inaabangan natin kay Atisa. Kung ano naman ang mga pasabog at ano pa ang gagawin ni Atisa Manalo dito sa laban niya sa Miss Cosmo. Kaya, exciting to. So, lahat naman tayo, di ba, na-excite para sa kanya, and then inaabangan natin kung ano pa ang mga ganap at eksena na gagawin niya sa laban niya sa Miss Cosmo. Kaya, abangan ninyo yan bukas. Ipag-pray natin na sana magtuloy-tuloy na yung galing ng paa niya at wag nang madagdag yung maga. So, yun lang yun. Diba? Good luck. And then, ayun nga, magandang balita pa rin para sa atin lahat dahil CJ Opiasa napasama sa top 10 for dinner para kay Mr. Nawat kung saan naganap nga kanina. So, sobrang bongga dahil hindi lang siya number 8, hindi lang siya number 6, kundi nag-top 5 pa ang lola mo sa botohan. Kaya, congratulations, syempre. Nakakatuwa kasi syempre, 'di ba? Parang dito binigyan natin ng sign na nako, mukhang malayo ang mararating talaga ni CJ Opiasa sa competition ng Miss Grand ngayong taon na 'to. Kaya laban niyang Philippines. Are you excited? Kasi ako sobrang excited na ako sa mga magiging eksena ng mga pambato natin ngayon sa mundo ng pageantry. So, 'yon. So, guys, ito ang ating hatid na chika ngayong gabi. Sana nagustuhan ninyo, and then please comment below para sa mga opinion ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and love lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.